Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon dito po sa ating Devotional Bible Study, Day 26 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Ang ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa Mateo 4:23 hanggang 25. Ang sabi po, nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria. Kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Na mga kapatid, marami pong member sa church pero hindi po connected sa Great Commission ng Panginoon. Maraming araw ang inaaksaya sa post sa social media na sa pangsariling kapakinabangan lamang. Subalit ang salita ng Diyos o mabuting balita ay ikinahihiya. Subalit isa din sa mga dapat tandaan bilang kabahagi sa misyon ng Panginoon, dapat makita din ito sa ating mga buhay. Maging faithful tayo sa ating Diyos at sa church. Now, ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, gaano kahalaga kay Hesus ang pagpapakalat ng mabuting balita? Mayroon pong tatlong katotohanan. Ang una, nilibot niya ang bawat lugar na kaya niyang abutin. Sinasabi po sa Mateo 4:23, nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagturo siya sa mga sinaguga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Now, ang pagpapalaganap noon ng mabuting balita na maabot lang yung bawat bayan ay ang paglalakad sa mga kabayanan, sasakay ng bangka para makarating sa kabilang ibayo. At ito nga ang ginawa ni Hesus kasama ang mga apostol. Now mga kapatid, sa ngayon, marami ng paraan ang pagpapahayag ng gospel. Mayroon na tayong social media tulad ng Facebook, mayroong YouTube, mayroong TikTok, mayroong TV, mayroong radio. Sa social media iyan mga kapatid ay maipapahayag na natin ang salita ng Diyos. Mayroon din po tayong mga tracts or babasahin maging sa Thanksgiving or sa birthdayhan na ipapahayag din po ang salita ng Diyos. Sa funeral service, maaaring na ipapahayag ang salita ng Diyos. Mayroong mga soul winning, mayroong mga cell group, mayroong Bible studies, mayroon namang tinatawag na mass evangelism, at syempre sa church, na ipapahayag po natin yung salita ng Diyos. Ang daming paraan ng paghayo. Minsan, puso at commitment na lang ang problema. Now, anumang mga reason mo sa buhay, busy sa trabaho, nahihiya, walang commitment, walang love sa lost souls, still, ang utos ng Diyos ay hindi po yan nagbabago. At kasama ka sa utos na ito. Depende na lang kung paano mo susundin ang mga utos ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag po ang utos niya sa Marcos 16:15. Ang sabi, at sinasabi ni Hesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. So gaano kahalaga kay Hesus ang pagpapakalat ng mabuting balita? Una, nilibot niya ang bawat lugar na kaya niyang abutin. Pangalawa, pinapasok niya ang mga sinaguga ng mga Hudyo at matapang niyang ipinangaral ang mabuting balita. Sinasabi po sa verse 23, nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Ito, nagtuturo siya sa mga sinaguga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Now, baka tanungin ninyo, ano ba yung ibig sabihin ng sinaguga?
Ito po mga kapatid ay mga gusaling itinayo ng mga Hudyo sa buong lupain ng Israel para sa layunin ng pagsamba, pananalangin at pagtuturo sa relihiyon at para sa paghatol sa mga kaso na may kaugnayan sa batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Itinuturo ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos sa mga sinaguga kapag gusto ng kanilang mga pinuno. Now, sa pangangaral ni Hesus, priority niya ay ang bayang Israel o Hudyo na dapat na silang sumuko, magsisi at magbalik loob sa Diyos para sila ay mapabilang sa Kingdom of God. Sinasabi po sa Mateo 4:17, magmula noon ay nangaral na si Hesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, ugali na ni Hesus ang pumasok sa templo para mangaral ng Gospel of the Kingdom. Sinasabi sa Lucas 4:16, umuwi si Hesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa. Mga kapatid, ngayon po ang church o iglesia ay mayroon ding place of worship, may building, o dakong sambahan. Mayroon po ditong discipleship, training, mayroong preaching, meaning ito po ang pinakamahalaga na maunawaan natin. Hindi ito mawawala yung pagpapahayag dahil ito ang gusto ni Hesus mangyari sa church. Hindi po ang church ay playground, hindi rin po ito place of chismes, hindi rin ito toleration ng mali. Ito ay lugar at panahon ng pagtatama, instruction, correction, at doktrina. Ang problema ngayon, for the sake na dumami po yung member, huwag masaktan, huwag umalis sa church, huwag magtampo. Karamihan ng preaching ngayon, hindi na ipinapaliwanag yung kasalanan, ang bawal ng Diyos, ang hindi gusto ng Diyos, ang mga warning ng Diyos. Kaya halos wala na silang maiintindihan na kasalanan. Dahil ang mali ay parang hindi na mali. Ang kasalanan ay parang hindi na kasalanan. Nalulusutan na. Ngunit si Hesus mga kapatid, nang siya ay mangaral, maraming nagalit sa kanya dahil sa katotohanan na kanyang ipinapangaral. Sinasabi po sa Lucas 4:28-30, ang sabi, nagalit ang lahat ng nasa sinaguga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Kaya mga kapatid, leader ka ba o pastor ka man, may hinahawakan kang ministry, kung mayroong ayaw makinig sa iyo, hindi interesado sa salita ng Diyos, may mga galit sa atin dahil sa salita, huwag natin itong pagtakhan o ipanghina. Dahil mismo si Hesus ay naranasan niya rin ito. Ang mahalaga ay ang huwag tumigil sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Gaano kahalaga kay Hesus ang pagpapakalat ng mabuting balita? Pangalawa, pinapasok niya ang mga sinaguga ng mga Hudyo at matapang niyang ipinapangaral ang mabuting balita. Number 3, nais ni Hesus na gumaling ka spiritually and physically. Kaya nga siya ay nangaral. Sinasabi po sa Mateo 4:23-25, nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinaguga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga epilepsiya, at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Now, bago si Hesus nagpagaling ng mga may sakit, siya muna ay nangaral ng salita ng Diyos. Dahil para sa kanya, mas maraming sakit ang espiritual kaysa physical.
maraming bilanggo pa ng kasalanan. Inalipin ang kasalanan, kontrolado ng kasalanan, kontrolado ng evil spirit o masamang puwersa. Binulag, ginamit ni Satan, pinahirapan, inalipin ang galit, hinanakit, pagre-rebuildi, pagmamataas, panlalamang at marami pa. Dapat kang makalaya dito kapatid. Dahil ito'y sakit spiritual. Hindi ito magagamot ng medisina. Only the Lord Jesus Christ. Maraming sumusunod sa Kanya, nagpagamot sa Kanya. Hindi sa dahil interesado sila sa spiritual, kundi sa dahil may sakit o may mga problema. The same din ngayon mga kapatid. Tumatawag lang sa Diyos, nakaalala sa Diyos dahil may sakit. Kahit nga labag na sa Diyos ang manggagamot, pupuntahan, gumaling lang. But still, ang spiritual ay may sakit pa rin. Kahit wala ka mang sakit physical, subalit napakalaki pala ng problema mo, ng sakit mo sa spiritual. Gusto ni Jesus mga kapatid na gumaling tayo sa spiritual at physical. Ngunit hindi priority ni Jesus ang pagpapagaling, kundi ang Word of God na ito'y maipakalat sa buong mundo. Huwag naman sanang mangyari na bigyan ka ng Diyos ng karamdaman upang lagi kang tumawag at sumamba sa Kanya. Ipangako mo na kay Lord na kahit wala kang sakit, wala kang problema physical, maglilingkod at susunod ka pa rin ng tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, nais ni Jesus na gumaling ka spiritually and physically. Kaya nga gusto niya na ipalaganap ang salita ng Diyos para gumaling ang ating sakit spiritual. Bonus na lang po yan, yung physical healing natin. Now para po sa aking iwan ng conclusion, now mga kapatid, lubhang napakahalaga ng mabuting balita kay Jesus na dapat itong ipakalat o maunawaan ng lahat. Kaya nga ipinag-utos niya ang Great Commission na ipalaganap sa lahat ng tao. Sino ang tutupad nito? Walang iba kundi ang church. Sino po ang church? Tayo po na mga believers o followers ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, kabahagi ka dito kapatid. Kaya huwag mo lang iasa ito sa pastor. Kaya nga naglagay si Jesus ng pastor upang maituro sa church ang Great Commission na ang bawat isa ay kabahagi nito. Kaya mga kapatid, simulan mo na. Maraming paraan ngayon para maibahagi o maipaabot mo ang salita ng Diyos sa iba. Isa na dito ang pag-share mo ng videong ito ay maaaring mapakinggan ng iyong mga friends, classmates, office mates, and whole family. Para po sa ating review, gaano kahalaga kay Jesus ang pagpapakalat ng mabuting balita? Mayroong tatlong katotohanan. Number one, nilibot niya ang bawat lugar na kaya niyang abutin. Number two, pinapasok niya ang mga sinaguga ng mga Hudyo at matapang niyang ipinangaral ang mabuting balita. Number three, nais ni Jesus na gumaling ka spiritually and physically. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, tunay na ikaw ay dakila at Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Salamat Panginoon sa iyong panawagan sa amin. Panginoon, tulungan niyo po ang inyong iglesia na maunawaan ng lahat ang iyong vision and mission. Naway maging kaparte ang lahat sa pagmamalasakit sa mga kaluluwang mapapahamak. Naway maabot din sila ng mabuting balita. Bigyan niyo po ng pagmamahal at pagmamalasakit ang bawat isa na huwag nang manahimik bagkos ay sama-sama o tulong-tulong na kaming ipakalat sa iba o sa buong mundo ang iyong mabuting balita. Salamat Panginoon ng marami sa iyo. At ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.